Good morning, ladies and gentlemen. Pasensya na po kayo kung ito lang ang may share namin. Pero kahit kami mga small potato, at least mawala lang tayo sa mundo ito, meron kami maipamamahagi na kapupulutan ninyo na makakatulong din sa inyong hanapbuhay para sa ating mga kapwa seaman, seafarer. Ito mga kababayan, ito yung kaibigan, ito yung tinatawag nating looping limit switch. Before, looping drum, this is the wasting drum. And this is the hydraulic brake, this is also for the looping brake, and this is also for the wasting brake. This one. And this is the control, like a control manifold. This is the slewing control, wasting control, and the looping control. The way this brake activated by using this hose from this control, supplying hydraulic oil here, it will push up. Then once it was finished using, it will retract here, come up to the top. And there's a pipe here going to top. Then may nagtatanong sa akin kung paano mag-setting ng limit switch. Ganito yon. Para ang purpose nitong limit, para malaman natin kung saan ang safety sa bawat drum. Mag-umpisa tayo sa setting ng looping drum. Yan. Yung drum, looping drum, yun bang jeep ba? Ganyan. Yan ang looping. The jeep. Ang jeep niya, yan ang lalagyan natin ng limit para for safety force process. The first limit is for the up limit switch. Once this striker will hit this micro switch, it will stop. So the hook will stop. The maximum is minimum is 2 meters from the jib, from the yung sa dulo ba ng ano ng jib. 2 meters ang distansya ng hook. Ito yung micro switch niya, limit switch. Up limit switch. Itong down limit switch na yan, actually, ang down na yan, para sa 25 degrees lang yan. O 20 degrees, 20 to 25 degrees. Ito yung tinatawag na differential limit switch. Kasi, para maiwasan ang boom, hindi mabalik, at saka nai-estimate, say for example, 30 tons yung buhat-buhat mo, tapos below 20 degrees ka na pala, di mabali yung jeep. Maring may tendency mabali yung jeep, lalo na kung luma na yung barko. Kaya at 20 degrees, mag-stop siya. Parang safety ba sa load ba, cargo load. Itong isang nasa dulo na micro switch, purpose nito siya, limit switch siya sa parking o jeep rest para hindi naman sobra na babagsak na yung boom, yung jeep mo papunta sa kalsada o papunta sa kubierta. So, meron din siyang hanggang limit lang niya sa jeep rest. Pero itong wasting, kikita mo, wala siyang ganito, parking o jeep rest. Dalawa lang ang micro switch niya. Isang up, isang down. Pag ito yung striker nito tumama dito sa up, mali pala yung sinabi ko. Ito pala yung ano, ito pala yung looping kung nasa 80 degrees na ang ano, sorry. Pag nasa 80 degrees na ang boom mo, papara siya sa ito. Papara yung looping, yung jeep mo pag nasa 80 degrees na, looping up ang tawag nun. Ito pala yung sinasabi ko kanina, ang wasting na pagka mayroon ng 2 meters ang layo ng jeep at saka yung hook up, mamatay siya pag tamaan to siya. Yung kanina ang tinuturo ko, looping yun pala. Ang purpose naman nito siya, pag sobra ng up mo, 80 degrees na, bago ka makarating doon sa may buffer, papara siya. Pero ang sagad talaga niya sa angle, yung tinatawag na clinometer, up to 90 degrees. Pero dyan sa may buffer, wala, hindi ko pa nasubukang iabot yan ang buffer ng
ano talagang sagad niyan. Nasa maker, up to 80 degrees lang. Ito siya. Yung ganyan ba, 80 degrees. Yung ito naman siya, 20 degrees lang ganyan. Itong looping down, 20 degrees. Kung gusto mo siyang i-park na, susiyan mo siya, bypass limit switch, para ma-park mo yung jeep. Ito. So dito tayo sa wasting naman. Wasting drum limit switch. Ito yung wasting up, yung ang kunyari yung hook niya, kunyari yung hook. Bago siya salpak dito yung runner sa jeep, 2 meters papara na siya pag na-hit ito, tatama dito, mamatay na tong ano, wasting drum, di na siya iikot. Kasi tatama na siya dito, maabot na niya yung 2 meters na setting natin eh. 2 meters between the runner. Say for example, this is the runner and this is the jeep. 2 meters ang distance siya. Pag na-hit na niya ito, kusa siya mamatay. Yan ang na-setting talaga sa maker at saka ginawa ko kanina. The same is true with this how to setting the down, wasting down the hook down limit switch. Paano ginawa ko yan kanina? I-boom up mo siya ng 80 degrees, tapos yung hook, iladlad mo siya hanggang doon sa may pinaka ibaba sa cargo hold. Buksan mo yung cargo hold. Pagbuka sa cargo hold, yung hook, sagad-sagad doon sa may 1 meter away from the floor sa buong cargo hold. Tatama na doon na ang limit ng hook down. Ito, tatama itong striker dito sa down limit switch. Mamamatay na. Titigil na rin to siya pag-ikot for the safety of this machinery, this wasting drum. Kung paano ko yun sinisetting, ito yun o. May itong connecting chain. Itong chain ito, say for example, mag-setting tayo ng looping drum. Nilagyan dito, tinanggal ko itong ano, kadena, sprocket chain. Nakakupol yan doon sa shafting ng looping drum. The same is true with the wasting drum. Yung sprocket chain, nakakupol yan doon sa, nakakunik yan doon sa shafting ng wasting drum. Pagtapos ng masiting na ang mga limit switches niya, balik mo lang din ito, itong sprocket chain. Make sure na hindi siya masyadong pisado, parang sa bisikleta mo. Otherwise, maputol to, walang spare, goodbye Philippines. So, sana meron akong naipamahagi kahit ako isang maliit na potato lamang. Pasensya na po, isang inyong abang kamanggagawa bilang isang sipirer din. Pray God bless you all. God protect you wherever you go. Amen. I